Noong Biyernes, may nakausap tayong Pilipinas sa Sri Lanka na nananawagan sa gobyerno para humingi ng tulong para sa repatriation ng ilang Pinoy doon dahil sa taas ng bilihin at presyo ng produktong petrolyo. Nanawagan din sila para magtayo ng embahada doon para sa mga OFWs at mga kababayan natin doon na naninirahan. Kaugnay po niyan, makakausap natin ang administrator ng OWA, si Sir Hans Leo Kakdak. Magandang morning, Director Hans, and welcome back po sa Sakto. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jeff. Sir Jeff? Yes po, si Jeff po ito. Apa. Director, siguro una po muna ay kamusta po ba yung mga kababayan natin sa Sri Lanka? Ano po yung update na nakarating sa OWA? Yes, tayo po ay inatasan ni Secretary Bello na makipag-ugnayan sa team ni Secretary Loxin at ng DFA at ang pinaka-latest po na ulat na tanggap natin ay sa ngayon ay nagkasasagawa ng paglilista ng mga ililikas, isasama doon sa repatriation flight na pauwi. At alam natin, meron din mga ilang kababayan natin na nangangailangan ng basic commodities, basic needs. So, nakikipag-coordinate rin po tayo sa DFA. Handa tayong tumulong. Nagawa po natin to sa Shanghai. Kung tatandaan natin, nagka-lockdown nung isa o dalawang buwan na naribas. At tayo po ay nagpadala ng pondo sa Consulate General's Office. So handa rin po tayo ngayon sa Sri Lanka. Dinatasa tayo ni Sec. Bello na maglaan ng tulong para doon sa mga nangangailangan ng tulong ng OFW sa Sri Lanka. Opo. Director, so unahin po natin, klaruhin po natin, magkakaroon na po ng repatriation flight para sa mga gusto pong umuwi. Yes, pero ng karampatang anunsyo tungkol dyan ang DFA. At handa rin tayong tumulong sa DFA patungkol dito. So far, sa mga nakakausap niyo po, Director, ano pong mga sinasabi sa inyo ng mga Pilipino po na nandoon at gusto pong umuwi? Well, sila naman ay kalmado, no? Meron tayong mga imaheng nakikita sa TV na may kaguluhan, may mga protesta, at syempre pinaihon ng mga kababayan natin na umiwas sa ganang aksyong politikal na naayon lamang sa mga mamamayan ng Sri Lanka. So pangalawa, hindi naman direct ang apektado sa kaguluhan, no, ng ating mga kababayan. Ang talagang effect sa kanila, Jeff, ay yung nga na nagkakaroon ng economic at nagkakaroon ng paghihigpit in terms of yung mga pamimili. At yun nga, although meron pa naman sila mga basic needs, commodities, ay nangangailangan na rin sila ng tulong sa larangan na yan. So handa tayong tumulong sa larangan ng basic needs at syempre doon sa repatriation. Yung iba na mga problema, Director, kasi yung mga anak daw nila ay Sri Lankan citizen, kung paano nga raw ba maisasama papunta sa Pilipinas kung sakaling sila ay piliin nga pong bumalik dito, paano raw po yung mga anak nila? Well, dalubhasa na ang mga taga Department of Foreign Affairs sa larangan na yan, whether it's Gaza Strip o Middle East o saan pa mang lugar, no, ay meron ng kasanayan sa pagkakaroon ng proseso ng dokumento, pakikipag-ugnayan sa host government at pagkakaroon ng plane ticket o repatriation pa uwi. So yan ay mga bagay na nalulutas sa aspeto ng immigration law ng host country. As I said, dalubhasa na ang ating mga embassy officials sa larangan ng pagsasaayos ng mga dokumento pa uwi. Opo. So, Director, yun nga po yung nakausap namin na isa last week. Ang sabi po niya, nahihirapan daw po sila na makipag-coordinate sa mga kinatawan po ng Pilipinas doon dahil consulate lang po yata yung meron sa Sri Lanka at karaniwan daw po sa mga tauhan ay Sri Lankan nationals, kaya nagkakaroon daw po ng language barrier. Yung ganito po bang kumbaga panawagan o sumbong ay nakarating na rin po sa OWA? Yes, pero as I said, may kasanayan na ang pamahalaan natin sa mga sitwasyon na ganito. Ang pinakamalapit na embahada ay sa Dhaka, Bangladesh, yes, pero meron nga tayong representation doon sa Sri Lanka. And then, may mga contact numbers na, hindi ko lang hawak ngayon kasi okay. Gamit ko yung phone ko, nasa telepono ko, but naipalabas na ng DFA ang contact numbers, Jeff. Patungkol doon sa kung ano man ang pwedeng tawagan o sino man ang pwedeng tawagan. So, ang payo ko na lang ay i-post sa inyong screen, sa inyong himpilan, yung mga contact numbers.
Sige, ipopost po namin maya-maya, Director. So, yung ang proseso po, kapag tinawagan po yung mga number na yon, pwede na pong ma-arrange kung kailan po yung magiging repatriation at kung paano po. Yes, yes. Meron pa nga email at Facebook page. Yes, yes, yes. That's the short answer. Linilista na ngayon yung mga inihahanay sa repatriation flight. And as I said, handa ang OMA na tumulong dito. Opo. Director, para naman po sa mga mag-stay, ayaw po munang umuwi, ano pong ayuda naman po yung maaasahan po mula sa embahada o mga kinatawan po ng Pilipinas doon sa Sri Lanka? Oo, doon sa tulong na halimbawa yung basic commodities or basic needs nga, yung mga pagkain o tubig na kinakailangan, ay handa tayong tumulong. Nagawa natin sa Shanghai ito doon sa lockdown nung nakaraang buwan, at handa tayong tumulong muli dito sa Sri Lanka. So nandiyan naman ang ating DFA para alamin ano yung talaan ng mga nangangailangan ng tulong, at sabay nito magpapadala tayo ng pondo para magkaroon ng malawakang pagpapadala ng basic commodities sa mga nangangailangan na OFWs doon. Opo, speaking of Shanghai, Director, kamusta po ang mga kababayan natin doon? Yes, pagkakaalam ko sa huling ulat ay na magandang balita, no, nagkakaroon na ng ongoing food assistance, food distribution. It's a partnership between the Dole OWA and the DFA, at patuloy ang pagkakaroon ng distribution of food commodities or food vouchers. Makakapili kasi yung OFWs doon kung gusto nila grocery vouchers lamang. So patuloy lang po yung effort, at alam natin, Sir Jeff, na humupa ng sitwasyon in terms of yung pindi ng pangangailangan ng OFWs natin doon. Opo. So ngayon po, nakatutok po talaga tayo sa Sri Lanka muna. Panawagan na lang po, mensahe po ninyo, Director, sa ating mga kababayan na naghihintay po ng update mula po sa ating pamahalaan. Yes, sa mahal natin mga kababayan sa Shanghai o sa Sri Lanka o saan pa man sa daigdig, nandito po, nakahanda po tayong tumulong sa inyo. Ang hotline po natin ay 1-348. Dito sa Pilipinas, pwede po tumawag ang inyong mga kamag-anak para dumulog po dito. Handa po tayong tumulong ng ganap. Maraming salamat po sa inyo. Pagdasal po natin sa isa. Thank you very much po, Director, sa pagsama po sa amin ngayong umaga dito sa Sakto.